guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, it's another topic na naman for SEO. So siguro baka malamang magagamit natin ito sa inyong mga blog posts at saka magagamit din ito doon sa YouTube channel natin. So hindi din ako expert pagdating sa mga YouTube channel, pero alam ko kung paano gumawa or maglaro gamit ang mga keywords at paano, ano yung mga keywords na gagamitin mo para mas mapadali yung inyong trabaho. Alright, so if you're ready, keep on watching and let's get started! Meron kasi akong singaw, kaya masakit yung mukha nga ako kasi daldal ako ng daldal. So guys, nandito tayo ngayon sa ating office. Meron na tayong office mate dito. Ang pangalan niya ay Rodeline! Say hi to my vlog. Okay guys, andito tayo sa ating office, and before tayo uuwi, kailangan muna natin mag-vlog para meron naman tayong updates dun sa ating YouTube channel. Kasi wala lang, trip ko lang talaga mag-vlog today. So, kung nakikita nyo, meron akong sinerge na best halo-halo in Davao City kasi I am craving for halo-halo. Meron naman kami ditong halo-halo dito sa aming tindahan. Pero yan, tatry lang natin yung keyword ng best halo-halo in Davao City. Okay, so gusto ko lang talaga siyang i-clarify sa inyo paano ba maglaro sa mga keywords. Meron tayong dalawang uri ng keywords, tinatawag nating long tail keywords at saka short tail keywords. So nakikita nyo dito sa aking tinype, ang short tail keyword ay composed of one or two words. Ang long tail keywords naman ay three up to five words. Meron din naman tayong tinatawag na intent keyword, meaning to say intent from the word itself, intent, intentionally na sinesearch ng tao. So ito yung mga minsan questions, minsan din mga very amazing na mga words kasi gusto nating pag type natin, ganun kaagad yung ibubunga natin, yung the best, one of the best, and ayaw natin ng patumpik-tumpik pa. So ganito kasi yan guys, I am from Davao City and I would like to search for best halo-halo in Davao City. So let's play with the keywords. First, best is a short tail keyword, and we don't know ano bang klaseng best ito. Okay? So, before tayo pupunta sa best halo-halo in Davao City, I would like to talk about shoes. So, just let's say, shoes. Shoes is short-tail keyword. Pag nagsisearch ka, bubungad sa'yo yung different, maraming shoes na word, na display. So, pag tinype mo naman na rubber shoes, ganyan, i-display niya sa'yo yung mga rubber shoes. Ganyan. So, para na-limit natin, ang ganun na yung mga school shoes, mga ano pang mga kasusyusyan dyan, puro na-filter na niya kasi nagamit ka na ng rubber shoes. And take note, shoes and rubber shoes, they are both short-tail keywords. Pero pag sinabi mong rubber shoes for girls, ibig sabihin, nabilong na siya sa long-tail keyword. Ang sakit talaga ng singaw ko, guys. I'm sorry. Parang nabubulol ako. And yeah, this is long tail keyword. Pero pag sinabi mo namang lagyan mo siya ng pink dito, considered na yan siya as intent keyword. Intentionally na talaga niyang tinipe kasi meron na siyang color. Ganito kasi yan. Meron akong story. Ako pupunta ko ng mall, tapos mabili ako ng shoes. Pagka-uwi ko, siguro mga 5% may shoes akong dala. Kasi pagdating ko ng mall, ang daming bentahan, ang daming stall ng shoes, di ba? So, hindi ko alam kung saan ako pupunta, saan ako papasok, kasi wala pa talaga ako, hindi pa ako sure sa bibilihin ko. Kasi, ang end up nun, pupunta ko sa different types of, stalls or different stores ng shoes para maghanap-hanap ng shoes na gusto ko. Pero, pag dito ako sa bahay galing, tapos pag naghanap ako ng rubber shoes, at least hindi na ako maghanap ng ibang store o stall na merong shoes, punta na kagad ako doon sa rubber shoes. So, ang tendency naman nito, pagdating ko doon sa mall, maghanap ako ng shoes, na merong ng store na merong rubber shoes, pagdating ko doon sa mall, lalabas ulit ako na wala akong dalang sapatos. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi pagdating ko doon sa store na yon, specific store, naguguluhan ako kasi ang dami palang kulay ng rubber shoes, ang daming types ng rubber shoes, ang dami. So, lalabas ako na wala akong binili. Pero,
kapag ka tinype ko na rubber shoes for girls, at least hindi na ako, siguro ang chance nito ay nasa 60-70% kasi meron ng rubber shoes for girls. At pag tinype ko naman yung pink, at least wag basta ka ng mall, punta ka agad ako doon sa store kung saan merong mga pink rubber shoes for girls. Pag alam ko naman yung brand, let's say Nike, so papasok agad ako sa Nike at maghahanap ako ng rubber shoes for girls na color ang pink. Color pink. So lalabas ako, meron akong dalang sapatos kasi sure na ako. Hindi na ako mamimili. Mamimili na lang ako ng size kasi available na yung gusto kong color. Ganyan. So, ganun. Ganun yung paglalaro ng keywords. Tayo naman kasi, ilagay natin yung ating sarili sa online. Kapag naglagay tayo ng shoes, di ba, ang daming, ano, ang daming choices. We don't know how or what type of shoes ang bibili natin. Pag rubber shoes naman, syempre, i-display niya yung rubber shoes na gusto natin. Tapos, paglagay natin yung rubber shoes for girls, pink, Nike, alam natin na Nike yung bibili natin. So, ganon yung mga keywords na gusto natin. Walang halong char-char, walang tatumpik-tumpik, direct to the point kapag ginamit mo itong intent keywords. Then, pag ganito mo naman, ito, meron kang LSI. So, Google would like to have you, Google, ano ba yun sa English? Basta gusto ni Google na mapadali yung buhay mo. Kaya nagsasuggest siya ng mga other words na kailangan mo siyang i-check. Ayos, approve? Okay, so sana naintindihan nyo. And let's proceed to the Ahrefs. Okay guys, so dito na tayo sa Ahrefs. Kung nakikita nyo, dito sa Ahrefs meron siyang Google, meron din siyang YouTube, meron din siyang Amazon, Bing, Yahoo, Yandex, and more. Baidu, Dom, Naver, Suznam. And we don't care about the other search engine. Pag nasa China tayo, then Baidu yung gagamitin natin. Pero dito sa Philippines, we are all pleasing Google. So si Google yung hinahabol natin, and yeah, YouTube din. Okay, bakit kailangan natin gumamit ng keyword tool para makita natin kung gaano kadami yung search ng ating content. So ganito yan. So, let's say, nag-vlog tayo about sa shoes. And dito tayo sa Philippines. Type lang natin dito. Philippines. Magal. Ayan siya, guys. Dito natin nakikita kung gaano kadami yung clicks. O, ibig sabihin, sa global, sa United States, 34,000 yung searches. And then 50% yung nakiklik, 50% naman yung hindi nakiklik gamit ang shoes na keyword. Pero, pag tinype natin itong tap your shoes, dance, ganyan, 83% yung nakiklik and 17% ang hindi nakiklik. Ibig sabihin guys, gusto ng tao yung direct to the point, correct? Ano to? Anong keyword to? This is long tail keyword, okay? Tandaan nyo yan, okay? So, ganun lang siya. Then, sa Philippines, meron siyang 4,900. Ibig sabihin, top your shoes dance, dito lang yan sa Philippines, at wala siya sa, yan nakita nyo, sabi ni Ahrefs, ang global doon niya ay Philippines lang. Parang ganun. So, this is the reason why you need to use a SEO tool. And then, pag i-click mo naman ang view all, makikita mo dito kung ano ba yung mga keywords na kiniklik talaga. Just like this. Wala nagki-click sa Tap Your Shoes Dance Challenge. Tap Your Shoes Dance. Wala nagki-click. Ang may maraming click ay Tap your Shoes Dance. Then, i-check naman natin ang SEO. Kasi SEO related yung mga videos natin. So, SEO tutorial. Let's pwede ng tutorial. Tutorial. Tagalog. Ganyan. So, lagay natin yung Tagalog kasi Tagalog naman yung sinasabi natin dito. Kinakyaw-kyaw ko dito is Tagalog. Ayan guys, so walang nakiklik ng SEO tutorial Tagalog. Pero punta muna tayo sa SEO. Ayan. So madaming nakiklik kasi si Park Seo Joon yung kanilang kiniklik kasi SEO yung ginagamit natin. O, SEO. Or siguro, type natin SEO Tagalog. Baka walang nagtatype ng SEO tutorial Tagalog. SEO Tagalog lang.
Ayan. Eh, sa yung Tagalog, wala. Kasi hindi talaga siya, ano, hindi talaga siya sikat na sikat pa yung SEO dito sa Philippines. walang nagsisearch. So, parang SEO, Park SEO Jun. Ayan. Pero ito, SEO Tutorial Tagalog, meron siyang volume, pero walang nagkiklik. Hanap nga ako dito. Tika lang. Business, example, maghanap ako ng business, business tips Philippines. Kunyari ganito. Tingnan natin kung ano yung lalabas ng mga keywords na may nakiklik doon kay YouTube. Ayan. So, business tips for beginners in Philippines. Then, pwede mo naman yan siyang balik ka sa overview. Ayan. Or business tips alone. 70% yung nakiklik, 30% naman yung hindi nakiklik. Oh, just like this. Click natin itong view all. Kasi mayroong 69 daw eh. Ayan. So, dito guys, pag ginamit mo yung keyword ni Chinkitan Business Tips, madami nag-search kay Chinkitan kasi si Basi Chinkitan, sikat na sikat siya. So, 425 yung nag-click sa kanya. Pero yung business tips naman ay 102 lang. Pero kapag ka ginamit mo itong business tips for beginners, ganyan, kapag gagawa ka ng video na related sa business tips for beginners, nakikita mo dito, 22 yung clicks niya. Ibig sabihin, out of 720 keywords, yung keyword lang talaga na business tips for beginners, business tips for beginners lang ang mag-work kasi according to this tool meron siyang 22 clicks maliban kay Chinkitan business tips and business tips. So kung ako sa inyo, ang gagamitin ko ay business tips for beginners kasi nakuha mo na si business tips. Go ka dito, baka malay mo magkaroon ka rin ng chance na mag-rank sa business tips. Diba? So, ganun lang yun. Hindi mo siya mahuhulaan kapag wala kang tool. So, ang tanong ay, may bayad ba sa Ahrefs? Yes po, merong bayad si Ahrefs. Ayos! So, meron akong ginagamit din na ano, na tool. To, sovel.com ba yun? Kailangan kasi talaga guys, makita mo kung magkano, kung ilan yung clicks na available dito sa mga tool. Kasi, sayang lang, masasayang lang yung, teka lang ah. Ano ba yun? Ano bang nama? So, well, solve. Ay, nakalimutan ko yung pangalan, yung tool na yun, kasi nagamit na ako ng Ahrefs. So, ganyan siya, guys. So, ang gagawin natin ngayon, magbubuo tayo ng mga title. So, let's say, sa Google, sa YouTube tayo magparank. So, gagamitin ko, business tips for beginners. Ayan. Okay? So, igamitin mo yan siya. Ilagay mo yan siya sa title mo. Ilagay mo yan sa description mo. Ilagay mo siya sa mga tags mo. At ilagay mo yan siya sa video mo. Ibig sabihin sa video mo, ulit-ulitin mo siya. Business tips for beginners. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, alam niyo itong Hello Google? Tika lang, punta tayo kay Google. Di ba ito oh? Oh, tika lang ha, anong keyword ba yun? Business tips for beginners. Business tips for beginners. Here is information from Forbes. Ayan siya guys. So, pag ganito, meron din kasing mga voice search at ma-identify yan ni YouTube at saka ni Google kasi they are isa lang sila eh. Diba? So, dito sa video, si YouTube yung nangunguna. Pag ito, tingnan natin, top 10 business ideas for beginners. So, business tips for beginners. So, ito type natin, feeling ko ito naman yung keyword niya, online business ideas for beginners. So, try natin search dito. Online business ideas for beginners. Or business ideas for beginners.
yung keyword niya, business ideas for beginners. Ginawa niya, online business ideas for beginners. Pero yung correct dito, na talagang magta-top siya, dapat business ideas for beginners, ilagay niya din dito yung dire-diretso talaga, business ideas for beginners sa kanyang description. At ulit-ulitin mo lang siya, business ideas for beginners, business ideas for beginners sa iyong content. Ulit-ulitin mo lang siya para malaman ni YouTube. So, hindi naman ako taga-YouTube, pero yun lang talaga, yun yung feelings ko talaga na mag-work. Yun yung makakatulong sa iyo. Kasi yung video ngayon, isa siya sa mga powerful na material para mag-rank ka easily. So, aside sa, ilagay mo siya sa title, ilagay mo siya sa tags mo, ilagay mo siya doon sa keyword mo, doon sa description mo, sa title mo, at ulit-ulitin mo yung keyword mo. Okay? So, gaya nito. Anong keyword ba yung, ay naulan, anong keyword ba yung gusto ko para sa video na ito? So, let's say, wala eh. Wala pala akong keyword dito. Pero yung gusto ko na keyword ay, paano mag-rank sa YouTube? Kunyari, ganito yung keyword mo. So, maghahanap ka ng keyword na related sa paano mag-rank sa YouTube. Question. Meron ba? Okay. Ma-rank on YouTube. Ay, parang ganun siya, guys. Ulit-ulitin mo lang. Hindi lang kasi talaga ako na-prepare ng keyword na gagamitin para sa video na ito. Kasi laro-laro lang naman yung sa akin. So, gusto ko rin namang mag-agat yung video ko. Pero, hindi ko siya ginagawa. Hindi ko siya pinapractice kasi tamad nga tayo. So, just like this. How to rank first on YouTube. Wala siyang click. Punto tayo dito sa all. Ito. Okay. How to rank first on YouTube. How to rank higher on YouTube. So, parang ano ba? Parang, yung effort mo, kumbaga, nag-i-effort ka, pero wala namang nagsisearch, wala namang nag-click-click. Parang ganun yung takbo ng keyword research. So, balikan niyo ako, bakit ka gumagawa ng video? Yung video mo ba nag-rank? Yung video mo ba maraming views? Wala nga akong pakialam kung mag-rank o hindi. Basta gusto ko namang mag-rank siya, pero tamad tayo. Basta ganun yung formula, ganun yung efficiency, ganun yung protocol kumbaga, na kailangan yung keyword mo merong nakiklik para hindi masayang yung effort mo. Kasi feeling mo, feeling ko, just like me, feeling ko may nakiklik dito sa how to rank first on YouTube. Pero according to it, walang nakiklik. Konti lang yung naghahanap. Ganun. So, sana guys, naintindihan nyo yung discussion na ito. Kasi maulan na siya. I would like to dugtong more pa sana. But then, I don't know if naintindihan nyo ako at naririnig nyo ako. So, yun lang guys. See you next time. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Pakihit na rin yung bell para ma-notify ka sa next upload ko. See you next time. Bye!